Mahigit 30 Pomeranians lamang naman ang pagmamay-ari ng dog lover na si David Lee Ching sa kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Ibig niyo sabihin, may mga kasama kayo dito ang aso? Opo, na natutulog. Sa higaan ninyo ni Mrs.? Yes po. Opo, paano pag nandito kayo nakahiga? Nasaan yung mga aso? Nandito rin po. Yung iba nasa ulunan ko, yung iba nasa ulunan niya. Ilan lahat na asong kasama sa kama? Minsan pito, minsan walo. Oh. Kasi ano po yan eh, minsan niro-rotation namin sila. Para hindi magselos. Opo. Tara, tuloy po kayo. Sa sobrang hands-on ni David at kanyang misis na si Hazel, nilagay pa nila ang nursery at kennel area sa loob mismo ng master's bedroom para mas mabantayan nila ang mga far babies nila. Hindi naman nakaka-disturb sa inyo habang kayo natutulog. Hindi po, mababait po sila. Pagka alam nila ng piyete na ilaw, pupwesto. Alam na nila yon. Yung mga nakapasok po dito, naka-diaper po sila. Kasi? Para maiwasan natin na mamaya maihi sila. Medyo papanghi kami. Ito si? Sino to? Si Kathy. Tutok ang mag-asawa sa hygiene at overall health ng kanilang mga pom. Araw-araw po, Mrs. Binabras? Yes po, kailangan. Kasi po, ang kapal ng balihibo nila. Kaya nga eh. So, ang brush din yan, mahaba. Pinatatlong kasi po kasi yun eh. Mayroon akong pantanggal ng, tawag dito, buhol. May pangpabuka ng balahibo. At saka yun talagang sumasabit, oh, buho. Kailangan po, ma. Ano lang po, dahan-dahan lang po. Yan. Hindi siya didikit dun sa skin. Oo. Iiwasan mo mag-dumikit sa skin. Then, pag natanggal po yung ano niyan, yan. Mas mabibusan po siya. Ilan yung, ha? Ilang aso lang yan? 30 plus yung ginaganyan mo araw-araw. Sa isang aso, mga gaano katagal? Dito po nila is once a week. Once a week? Pero yung ano po nila, kailangan everyday. Ibo-blow mo yun after a liguan? Opo. So, mga 1.5 po yun, kasama na yung ligo, yung suklay, lahat. Pero pag everyday lang po, hilamos, mga 15-30 minutes. Ito, Star. Si Star, tsaka si Summer. Star, Eli. Ang bad niya, oh. Opo. Hindi gumagalaw. Hi! Hi! Hello! Hello! Ito talagang part na ng buhay ninyo, mga aso. Ay, opo. Malaki po ang ambag nila sa amin. Lalo na nung na-stroke. Bali, magsi 6 years ago nung na-stroke po ako. 6 years ago. Sabi ng doktor, bawal na ako sa field kasi pag naulit, baka fatal yung mangyari. Mahabot sa'yo. Oo. Kaya po, sabi niya, doon ka lang sa bahay. Okay. Tapos noon, sabi ko, paano ano magiging ano ko kabubuhay ko? Oo. Kung nasa bahay lang. Oo. Meron kaming alaga dati na isa lang. Na pomeranya din. Pomeranya din. Na kulay brown. Sabi nga, brown. Oo. Alagaan mo na lang yung dog mo. Cute naman yun eh. Ngayon, nagda-dialysis naman po ako. Saka kanila din po yung nakakakuha ng pang-everyday na gastusin po. At pati sa pamilya? Opo, mga grocery, mga bills. Opo. Ito ano yan? Si Niho. Ito si Niho. Niho, ma? Niho, ma? Ayun. Yan po. Ilan ang anak niya? Ito, 4 po ito. Paano ka kikita? Di sabi ko, nag-ano po ako, pwede naman siguro mag-breed ako, tapos pa konti-konti, benta para additional sa medicine, yung mga ganyan. So, nag-feasibility study po ako, nakita ko po na yung puti, medyo mas maganda yung price niya kaysa sa brown. Ah, okay. Oo. Yung ganyang kalaki, mga magkano yan? Ang pricing po namin, tatlong kategory. Meron kaming pet quality, breeding quality, at saka yung pang-show quality. Oh, iba pa yung pang-show? Oo. Pang-show, talagang perfect siya. Lahat, mukha, movement, matalino yung aso. Yung mga breeder, medyo may size siya, no? Pero halos ganyan din ang itsura. Pero hindi mo pwede ipang-compete. Okay. Kasi may hinahanap na standard sa isang competition eh. And then, ang pet quality, kung idalakad mo siya sa mall,
head turner pa rin siya. Head turner because of the color. Because of una color, yung ganda ng mukha. Yeah. Oh. Flappy siya. Oo. Lahat yan, galingan ito. Alik yung nyo. Alikalip. Opo. Araw-araw yan? Araw-araw po. Umaga, hapon. Ano yung mga alikan mo yan? Mga 30. Minsan, maubos na para kay Minsis. Ang dahil ng alikin Minsis. Nung maging winner. Ang negosyante at per month na si Mrs. Alice Gorospe ay isa sa mga nakabili ng Pomeranian kay David na naging anak-anaka niya at nanalo na rin sa mga pet competition. Biyuda kayo nang wala kayong anak. Oo. Kaya yung mga pagkakaroon ko ng Pomeranian, malaking naging tulong sa akin. Ilan ang Pomeranian niyo? Sa ngayon, 10. 10? Mm. Wow. Oh. Yung 3 doon galing kay David. Kasi nung una ako pumunta kay David, usyoso lang eh. Pinasyalan ko yung kennel niya. Nakita ko, linis. Tapos yung treatment niya sa aso niya na talagang isa-isa niya yung personally niyang inaasikaso. So after niya ako tinour, nagpa-reserve na ako sa kanya. Pagkakuha ako kay Zion, after 6 months, nagkaroon siya ng magandang babae. Yun nga si Love, bayan niya naging champion. Nag-champion siya 2 times. Naging best in breed siya, tapos best in group. Labis na nagdalamhati si Ali sa pagkamatay ni Love nito lamang January. Anong naramdaman niyo nung matay si Love? Ay, grabe. Diyos para kayo namatay ng anak? Para namatay uli yung asawa ko eh. Hindi talaga. Grabe kasakit, kabaya. Kasi first time ako nagkaroon ng asong nanalo. First time. At saka never ako nanalo. In any raffle, in anything, hindi talaga ako nananalo. At saka dun ako nagka-hope na after my husband died, meron pa palang... May kapalit. Meron pa palang kapalit na kaligayahan. Oo. Kaya lang. The only problem, naging short-lived yun. Oo, yun kabayan. Another death. Oo, another death. Para exactly nung sa husband ko ang na-feel ko doon. Iba talaga may aso, kabayan. At saka si David, iba sila magpalaki ng aso. Siguro sa pag-aalaga din. Oo, kaya ako yung price, hindi ko na yun pinansin. Kasi yung kaligayahan na binigay ng mga asong nakuha ko sa kanya, hindi mabili ng pera yun. Yung... Para kay David at sa kanyang pamilya, labis ang ligaya na naidulot ng pag-aalaga ng mga Pomeranian na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Pag minamahal mo sila, doble ang ibabalik sa'yo. Ibabalik ko nila kung paano mo sila binigay alagaan. Yung love sa kanila.